mga kababayan, ating pong pag-usapan at talakayin kung sino po ang dapat pong maunang kalabanin ni Casimero, kung si Inoue ho ba o si Donaire. Kung titingnan po natin ngayon ang ngayon po August 28, 2021, may mga nakikita na po akong lumalabas sa social media na parang mas mauunang kalabanin ni Casimero si Donaire. Ngunit kung ako po ang inyong tatanungin, mas nanaisip ko pong lumaban muna si Casimero kay Inoue. Bakit po ba? Bakit ko po nasabi yun? Kasi po, mas gusto ko pong dalawang beses lumaban sa champion ng Japan ang Pinas kaysa isa pong beses. Dahil po, rules of thumb na ang chances po ay mas mataas dahil nga 2 times. Kasi po, kung maglalaban na po ang Pinoy to Pinoy ngayon, isang beses ka na lang lalaban sa hapon. So, hindi mo na maka-counter-check ano man ang ipapakita ng hapon dahil isang beses lang mo siyang kakalabanin. Ngunit, kung si Casimero ang unang lalaban kay Inoue, mas malaki po ang chances natin na maiuwi natin ang unification belt. Bakit ko nasabi na ganun? Hindi si Donaire ang mauna. Kasi po, pasensya na po, opinion lang po ito. Sa akin pong pananaw, kasi kung si Casimero at Donaire ang maglalaban, mas malaki po ang chances na manalo si Casimero kay Donaire. Ngunit mas malaki ang chances ni Inoue na manalo kay Casimero. At si Donaire, malaki po ang chances niya na manalo kay Inoue. So parang umiikot po yun. Parang umiikot. So hindi po siya straightforward. Parang umiikot po yun. Kasi po sa ating mga prediction lang po yan, hindi po yan sigurado. Ibig sabihin, binabase lang po natin yung prediction natin based sa nakikita natin sa kanilang mga laban. Ngayon po, kaya gusto ko pong mauna, lilinawin ko lang po, kaya gusto ko pong mauna na si Casimero dahil maliit po ang chances nga based on my own opinion ulit na matalo ni Casimero si Inoue, kaya siya po ang gusto kong mauna. Kasi po, kung matalo man, may chances pa tayo. Kung manalo, better. Pag sinabi ko pong maliit na chances si Casimero, hindi ko po sinasabing sigurado na pong matatalo si Casimero. Dahil po, based sa prediction ay based rin sa chances. Pag sinabi ko pong maliit ang chances, hindi po ibig sabihin totally yun na talo na po si Casimero. Kasi po, sa laban po ng boxing, hindi po natin masasabi talaga kung sino yung mananalo at matatalo. Kumbaga, ma-predict lang natin through chances lang. Kumbaga, walang kasiguraduhan ang manalo o matalo. So, kung ako pang tatawin, gusto ko po manalo talaga si Casimero dahil kababayan natin eh. Pero, based sa aking panonood ng matagal na sa boxing, hindi nasisigurado ni Casimero na matatalo niya si Inoue. Ibig sabihin, underdog si Casimero doon. Yun lang po ang ibig kong sabihin na maliit ang chance. Ngunit as a Pilipino, idol ko yan si Casimero eh. Gusto kong mas manalo si Casimero. Ang inaano ko lang po ay yung mas dapat makasigurado tayo na ang Pinas ang mag-uuwi ng
Unification Bill. So eh ako nga, gusto ko nga manalo na si Casimero pag lumaban kagad kay Inouye, dahil I'm a Filipino and I'm one of the fan of Casimero. Gusto ko nga manalo si Casimero. Ngunit based sa aking analogia, may nagsasabi sa at the back of my mind na medyo mahihirapan si Casimero. Kaya gusto ko mauna muna si Casimero para ma-check natin kung gaano kalakas na si Inoue. Nang sa gayon, dahil mas mataas ang chances ni Dunayre na talunin si Inoue, mas lalaki pa lalo pag nakita ni Dunayre kung paano lumaban si Inoue kay Casimero, kung gaano nakalakas. So kaya ang gusto kong mauna ay si Casimero. Pero I'm praying talaga na dapat kahit na mauna si Casimero, dapat manalo na sana. Dapat manalo na sana. So ayun po, kaya ang gusto ko pong mauna si Casimero at saka Inoue. Kung ang pagbabasihan natin ng tingin sa tingin ni Casimero, advantageous kay sa Casimero naman na unahin niya si Dunayre. Kasi po bakit po? Siyempre pera po ang dahilan. Sabihin na natin financial ang dahilan, dahil sabi ko nga as my opinion na mas malaki ang chances na talunin ni Casimero si Dunayre kaysa kay Inoue. So, kung ako si Casimero, uunahin ko talaga si Dunayre, dahil ibig sabihin, pag tinalo ko si Dunayre at kahit matalo ako kay Inoue, dalawang beses akong lumaban. At ang ibig sabihin ng dalawang beses kang binayaran. So, financial reason, mas malaki ang kikitain ni Casimero kung uunahin niya si Dunayre, which is sa aking tingin mukhang mas malaki ang chances na unahin ni Casimero si Dunayre, dahil sa nakikita natin ngayon sa social media. Ngunit I pray pa rin na sana maunang kalabanin ni Casimero si Inoue, para mas malaki ang chances ng Pinas. Interest po ng Pinas ang pinag-uusapan. Kung ang interest ng Pinas ang pinag-uusapan, dapat maunang kalabanin ni Casimero si Inoue. Pero kung interest ni Casimero ang pag-uusapan, sa aking pong palagay, ay dapat pong unahin ni Casimero si Dunayre. So, ganun po ang aking analogy at na pwede kong ma-share sa inyo. Sana po huwag po kayong magalit sa aking kunting analogia. Lahat po naman tayong mga mahihilig sa boxing ay may kanya-kanya pong idea. Gusto ko lang pong i-share ang aking idea na mas pinipili ko ang interest ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng malaking chances na manalo. So, pinipili ko po na sana ay ang unang kalabanin ni Casimero at si Inoue. Ito po ay aking munting opinion po lamang. Sana po'y respetuhin natin ang bawat opinion ng bawat Pilipino. Salamat po.